Doon na tayo sa LTO booth for registration. At dumating na tayo sa ating pupuntahan. So ayun mga paps, tapos na tayo magparehistro ng ating motor. What is up mga paps? Welcome ulit to Papi Stay Vlog. Aha! So for today's video is magpaparehistro tayo ng ating motor. Pupunta tayo ng Emission Testing Center at ng LTO office. Dahil kinakailangan updated ang ating rehistro dahil araw-araw tayo bumabiyahe ng Lala Move. So ang motor ko pala is naka-rehistro sa pangalan ng misis ko. So wala naman yung nagiging problema kahit na ako nang magpa-rehistro. So ang kakailanganin lang naman noon is yung ORCR ng motor. Saka ang pera, ang budget para sa pambayad ng mga fees dun sa insurance at sa Emission Testing Center at syempre sa LTO. So samahan nyo lang ako for today's video mga paps sa pagpaparehistro ng ating motor na yearly na nag-expire or napapaso na kailangan natin i-update. So titingnan natin kung magkano yung mga gastos natin sa pagpaparehistro ng ating motor. So tara, let's get it on! At dumating na tayo sa ating pupuntahan. Before kayo makarating sa Pinagate at dito lang sa Bungad ay pwede na kayong kumuha ng CTPL or Compulsory Third Party Liability Insurance. Ibigay lang ang photocopy ng ORCR ng motor at ang payment na 650 pesos pagkatapos ay meron ka ng insurance. Next ay pumunta dito sa window 1 para sa process ng emission test para sa motor. Bigay lang ang photocopy ng ORCR at sunod ay ang payment na 560 pesos. Para naman sa mga light vehicles, 4 wheels below 4,500 kg ay nagkakahalaga ng 850 pesos. Tapos ay bibigyan ka ng queuing number para tawagin at isa lang na sa testing ang iyong motor. At kapag naisalang na sa testing ang iyong motor, ay meron silang napaka-convenient na waiting area na good number of seats, aircon pa, may mga monitors at makikita mo rin tinitest ang iyong motor. At ilang minuto lang ay natapos agad at babalik ulit sa window 1 para sa MVISR or Motor Vehicle Inspection Report. At finally, doon na tayo sa LTO booth for registration. Pasok sa loob ay iabot lang ang MVISR para ma-process ang pag-rehistro at take note na through GCash lamang ang transaction sa payment ng registration nila. At ang huling binayaran ko ay 437 pesos at release na agad ang ating bagong official receipt o OR ng ating motor. So ayun mga paps, tapos na tayo magparehistro ng ating motor. So ganun lang kadali magparehistro doon sa isang branch ng LTO. So wala nang pila, mas madaling gumawa at convenient. So sa pag-test ng ating motor is all good naman lahat. Wala naman naging problema. So ayun mga paps, updated na ang ating rehistro ng ating motor. At panatag na ulit tayo sa ating pagbiyahe ng Lala Move. Kahit pa daan tayo sa mga checkpoint is hindi na abala dahil updated ang ating papeles ng motor. Alright, so that's all for today's video mga paps. So maraming salamat po sa panonood and don't forget to like, share and subscribe po Papi Stay Vlog. And pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos na i-upload. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat. Ride safe po. God bless. Alright. Peace out. Bye-bye.